Panginoong Diyos lahat ng san tinapag. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Lunes, unang araw ng Linggo. Hilingin po natin sa Diyos ang biyaya na para sa ating pong lahat ng ating aktibidades, lahat po ng ating gagawin, ang una at sentro ng ating kukonsiderahin ay ang Diyos. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng mga kaaway at umarib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsit na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinggala ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sumisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng mga tisa at iba't ibang mabibigat
na gawaing bukid. Iniutos naman ang paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang na mga Hebreya at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na mahigpit, maaaring kami noon ay niluluna ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami noon na tangayin niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos noon nalunod nga kaming lubos, tayo ay magpasalamat. Ang puon ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natin ibon sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong natin kailangan sa puon nagmumula pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusig, sagang paspas ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid.
at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa atin pong mga Pilipino, napaka-importante sa ating kultura ang pamilya. Napaka-importante sa atin ang pamilya. Kapag sinabing pamilya, lagi po natin iisip mag-give back sa ating magulang. Alagang-alaga ang anak kahit lagpas 30 na, parang ako hanggang ngayon. Lagi akong tinitignan ng aking magulang. Importanteng-importante sa atin ang family. Family. Pero nakakapag-alarma ang nabasa ngayon natin sa Ebanghelyo. Bakit? Sabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, etc." Parang nakakagulat, nakaka-offend sa ating mga Pilipino na importante sa atin ang family. Importanteng-importante sa atin ang family. Ang prinsipe ng kapayapaan, si Jesus, hindi pala kapayapaan ang dinadala. Hindi pala kapayapaan ang dinadala. Pero wag po yun ang iisipin ninyo. Ito pong sinabi ni Jesus na ito ay parang real talk. Real talk. Bago pa man natin isipin si Jesus sa inyong mga pamilya, wala ba kayong away? Wala ba kayong di pagkasunduan? Lahat po ng pamilya may problemang ganito. Minsan hindi magkasundo. Kung anumang problema po man iyon, minsan ang ama sa anak na lalaki o ama sa anak na babae o yung mga anak naman, inis naman sa magulang dahil laging pinapag-aral. Tama na ang cellphone, mag-aral naman kayo ngayon. Gumawa naman kayo ng chores sa bahay. Marami, hindi pa natin pinag-uusapan si Jesus. Ito po ay real talk ni Jesus. Bakit? Kapag si Jesus naman na ang pinag-uusapan, marami din pong pamilya na hindi agree sa magulang na dapat magsisimba araw-araw o sa araw ng Linggo. Maraming mga bata na hindi mo mapagsusuot ng tamang damit pagpupunta ng simbahan. Sasabihin sa atin, napaka old-fashioned ninyo. Ito po ay fashion. Pero come to think of it, yung bang suot po na iyan ng kabataan or ng ating mga middle-aged people, yung suot po ba na iyan, masusuot mo kapag nasa paanan kayo ng krus? Doon pa lamang, nasa kasuotan pa lamang tayo, hindi na tayo magkakasundo. At isa lang po ang mensahe ni Jesus dito. Hindi naman dahil ayaw niya maging mapayapa ang buhay natin. Para maging mapayapa ang buhay natin, isa lang po ang solusyon. Gawin niyo pong priority si Jesus. Kapag si Jesus ang number one sa inyo, everything will fall into its proper place. Hindi sa order na gusto natin. Pag number one si Jesus, ayos na po ang lahat. Pagkagising niyo po, unang araw ng Linggo, pagkagising po ninyo ngayon, Monday,
ano po ang una po ninyong ginawa? Kapag nais niyo po talaga ang tunay na kapayapaan, dapat magpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Nabigyan na naman tayo ng pagkakataong mabuhay this week. Pagkakataong magtrabaho para mapakain ang ating pamilya. Pagkakataong mag-aral para sa ating future. Bago matulog, ano ang huli niyong hinahawakan? Ano ang huli niyong tinitignan? Rosaryo ba ang huli niyong hinahawakan? Cellphone? Imbis na magpasalamat kayo sa araw na nagdating, na dumaan, magpasalamat sa lahat ng biyayang inyong tinanggap sa araw na iyon para sa kapayapaan. Ang huli natin tinignan ay ang notifications natin sa Facebook or yung bagong reels sa TikTok or YouTube or social media. Una at huli pa lang yon, sinasabi natin ay priority. Kaya po mga kapatid, sa ating pong paninimula kanina po, hiniling po natin sa Diyos sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang, hilingin po natin ang biyayang ito. Matutong gawin nating priority si Jesus at hindi lang sa listahan ng priorities, number one sa priority. Hindi sinasabing babaliwalain ang inyong pamilya. Sinasabi lang, unahin niyo po ang Diyos at mapupunta na sa proper place, lalo na sa pag-ibig, ang lahat ng inyong kasama, karelasyon, ginagawa sa buhay. Asahan po ninyo sa inyong pagdarasal po ngayon, sa pamatnubay din po ng ating Santo, Santo Padre Pio, hilingin po natin, tulungan tayo, turuan tayo, naging priority number one, si Jesus. Para sa mga panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong, ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo
noong inihain niya ang sarili ng kami magkasundo mo, kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Yesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapapanatag
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkakasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Glego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ng ating main arts entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nakaraang taon at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa darating na Huwebes, July 20, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ang mga bumubuo ng mga dambana at basilika sa Arsidiocese ng Lipa. Kaugnay nito, sa ikapito ng umaga hanggang ikalima lamang po ng hapon ang mga misa sa araw na iyon. At sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ipinaalam din po sa lahat na mamaya ay pansamantala po munang wala tayong banal na oras sa 8 ng gabi. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo
ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang, laging mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag kanyang pagkalingatabag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.